When did you start TikToking? I started TikToking December last year. And honestly, like, magiging honest naman ako. Judgmental talaga ako dati kasi yung kapatid ko, nagtitiktok siya. So sabi ko, ba't ka nagtitiktok? Alam mo, hindi kasi hindi ka dyan. Ganyan. Ano ka nila? Sorry sa kapatid ko. Oh my goodness. So mean. I'm not mean kaya, Joker. Ano, nag-renegade kasi siya, tapos hindi niya makuha. Tapos nung nahiligan ko, sabi ko, okay, na-obsessed na rin ako. Tapos mga 3 likes lang nakukuha ko. Until a month ago, na I started doing Ponyo Girl point of views, na acting, gano'n. Mm-hmm. So kaya, bininyagan niya yung sarili niya na Ponyo Girl. Binyagan? Binyagan? Ana? Ano? Binyagan talaga? Baptismal? Yes. Pero anong feeling Rain na ngayon na sobrang dami mo ng likers, ang dami nang natutuwa sa'yo? So, yan. Mm-hmm. Actually, hindi pa rin siya nagsisink in kasi 1 month pa lang. So, sobrang hot. Pagka yung mga tao sinasabi nila, oh my gosh, it's Konyo Girl. Parang, teka lang, sino ulit yon? Kasi hindi pa ako sanay na yun yung pagkakakilala sa akin ng mga tao. Although, sobrang fun naman, ina-enjoy ko pa rin siya until now. Meeting new people. Ayun. But Rain, I ask you a question. How you conquer the basher? Ano yung conquer? Very ano siya, no? Very deep yung conquer. Oh my gosh, conquer talaga. Grabe yung conquer eh. Parang, hindi ako sumasagot sa bashers. Kasi, syempre, meron naman. Nasanay ako nung, when I was a courtside reporter. Lalo na nung cheer dance competition. Ang daming kung ano sinasabi ng mga tao. Pero, yung mga producers ko there, sabi nila, wala lang yung mga yan, mga outside noise lang yan. So, hanggang ngayon, nadala ko yun. Pag kami, kunyari, ako, kinocompare ako sa ibang TikToker na nagkoconyo din, dinedelete ko kasi ayokong makita nila na may nag-hate sa kanila on my page. So, yun. Oh, yes. But here, I have a... paano ba sabihin? I have a question. You're so I have a question. I'm sorry, but... I'm still learning, right? Who is your following on TikTok that you want to collab? Collab? Siyempre, ano, nakuha ko yun. Nice to meet you. Karamdaman ko, medyo nag-practice, pero nag-a-adjust yung guest natin. At least nakakapag-English. Tama, tama. Mm. It's better to give than to receive. Correct. Nag-get naman. Siguro for collab, syempre, collab na gusto ko talaga si Aunt Julie. Yan. Nagme-message ka rin minsan na parang, uy, collab tayo. Actually, yung ano, yung pinanood natin kanina na content niya, no? May, parang pwede eh, no? Pwede sila, na-imagine ko nga, parang pwede silang mag-usap eh, di ba? Correct. Oh, pwede na siya maging Cassandra, pero yon. Hopefully soon. Soon, no? Yes. Soon, no? Yes. Pero saan ba namin mapo-follow si Rain, yung mga social media accounts mo? Ayan, go. Ayan. Pwede niyo po ako i-follow sa lahat ng social media accounts, Twitter, Instagram, Facebook, at Rain Matienzo, pare-pareho lang. And hopefully, soon makapag-vlog na rin ako. Rain Matienzo lang din yung... Oh, yeah. Pero, tuloy mo na yung ano, yung best friend ka ng ano, boyfriend. Ang galing mo doon. Ang galing eh, no? Na-pressure si Nico eh. Ang galing umacting ni Rain. Na-pressure si Nico. Pagka pwedeng mag-artista, no? Ano, ganun. Ay, pero ano, naging ano ba? Pumasok ba sa isip mo yung pag-aartista na uma-acting, maging celebrity? Siyempre naman. Ano, mahilig... role yan. Kung bibigyan ka ng chance na makapamili ng role, ano yung pipiliin? Gusto ko talagang mag-kontrabida. Feeling ko, I was born for it. kontrabida. Kirain pala, bago mag-TikTok, ikaw ay, anong work mo? Courtside reporter. I was a courtside reporter for UAP. Reporter. Oo, magaling. Gaano ka nakatagal as a courtside reporter? Actually, nalungkot nga ako na natapos agad yung season 82 kasi nung season 82 lang ako natanggap. Siguro a year ago, ayun. So, basketball, cheer dance, and then volleyball, naka one game lang. So, wala eh. Pero experience pa din, diba? Yes.